May mga bagay na hindi dapat hiramin ng isang tao. Panoorin ang bidyong ito upang malaman kung ano ang hindi dapat hiramin upang makaiwas sa disgrasya, sakit, pagkawala ng pera at marami pang problema sa buhay. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated palagi. Una, huwag magpahiram o manghiram ng relo. Ang pagsuot ng relo ng iba o paglagay ng wall clock o table clock ay nakapagdulot ng negatibong enerhiya sa inyong pamilya at profesional na buhay na nagdudulot ng pagkawalan ng pera o pagkalugi. Pangalawa, huwag magpahiram o manghiram ng ballpen o kahit anong panulat. Pinaniniwalaan na dapat iwasan ang paghiram o manghiram ng pen lalo na kung may tinta ito. Ang pagtatago dito ay makapagdulot ng problemang pinansyal. Ang pen ay nagsisimbolo ng ating sandata para sa good karma. Kaya kung magpapahiram o manghiram ka ng pen sa ibang tao, nangangahulugan na ipinamamahagi natin ang ating good karma sa iba. Pangatlo, huwag magpahiram o manghiram ng panyo. Madami sa atin ay nagdadala o nagtatago ng panyo sa ating mga bulsa o kaya naman ay sa ating mga pouch kasama ng ating mga salapi. Kaya ito ay may impluensya pagdating sa pananalapi at swerte. Pang-apat, huwag manghiram ng pera para ipangkasal. Madami sa ating mga Pinoy ang nanghihiram ng malaking salapi sa bangko o kaya naman sa 5-6 para pambayad sa mga magarbong events gaya ng pagpapakasal. Huwag na huwag simulan ang inyong buhay mag-asawa na may gabundok na utang. Pang-lima, huwag manghiram ng pera pambili ng engagement ring. Huwag na huwag bumili ng engagement ring na galing sa utang. Kung pakakasalan ka ng minamahal mo dahil sa napakaganda at napakamamahalin mong singsing, simulan mo na mag-isip kung siya ba talaga ang para sa'yo. Wala dapat price tag ang pagmamahal. Pang-anim, huwag magpahiram o manghiram ng nagamit ng damit o kasuotan. Kung nakagawian mo na ang magpahiram at manghiram ng gamit ng kasuotan ng inyong kamag-anak o kapamilya, kayo ay mag-ingat ng mabuti. Ayon sa mga eksperto, ang pag-share ng kasuotan ay nakapagdala ng kamalasan at negatibong vibes at kasuklam-suklam na nakapagdulot ng kahirapan at hindi pagkakaintindihan. Kung gusto mong magpabahagi ng mga gamit mo ng kasuotan, pinagraduhin lamang na hugasan o labhan itong maigi bago ipamigay. Ikaw kapakbet, ano ang madalas mong hiramin na pagay? I-comment mo naman sa section below. Huwag kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood.